Okay. Now we conclude this with this this chapter by demonstrating paano naman makaka-apekto yung zeros when it comes to system response. Okay. So number one, okay. Kung titingnan natin yung graph na ito, in which you have a two pole system at negative 1 plus or minus j 2.828 na wala mo ng 0, tapos nagdagdag ka ng 0 at negative 3, negative 5, tsaka negative 10. Okay, so take note na yung response nung system na merong 0 at negative 10 is much closer dun sa original response without zeros. Okay. So, here's the thing. Yung epekto ng kung ang zeros mo ay nasa we call it the left half plane. Okay. By the way, let's also worth explaining din. So, bago natin simulan yung discussion nito. Let's try to explain that term. Okay. So, yung ating S-plane nahati sa tatlong area. Okay, sorry to say ibang scribbles. Okay. Nahati sa tatlong area. Okay. So, in which yung orange side, okay, ito. Yung kaliwa ng J omega axis. Pali yung isa, yung J omega axis. Okay. So, yung nasa kaliwa nun, we will call it the left half plane. Okay. So, colored orange siya. Okay. Tapos, yung nasa kanan is called the right half plane. Okay. This is very important, lalo na kung pag-uusapan natin stability. Kasi kung matatandaan nyo, pinag-usapan natin before na dapat lahat ng poles ninyo, dapat lahat ng natural response ninyo should decay to zero para magkaroon kayo ng stable na system. Okay. Pero in this case, para mag-decay lahat ng dapat negative yung exponent ng mga exponentials niyo. So in this case, kailangan nandito lahat ng poles niyo nandito sa left half plane. Okay? So ayun. Ngayon, kung meron kayong zeros, okay? Kung ang pinag-uusapan natin ay mga zeros na nasa left half plane. Okay? Yung epekto ng zero is less pronounced kung malayo siya dun sa complex poles niyo. Okay, halos same rule na ginagamit natin dun sa additional poles. Okay, so as long as the zero is on the left half plane or the same side as where your complex dominance poles are, okay, mas malayo yung pole sa complex poles niyo, mas less pronounced yung effect niya. Okay, so we can prove that by trying to obtain yung step response, okay, or yung partial fraction expansion ng isang system na merong zero. Okay, so lalabas sa derivation na yung zero ninyo, yung A ninyo is basically very far, okay, or very large compared to B and C, yeah, in this equation. Then yung ating transfer function, okay, can actually be approximated by this okay, in which parang masasabi natin na the zero, okay, would look like a simple gain factor, okay, and does not change the relative amplitudes of the components of the response. Okay, so parang babaguhin nila ng konti yung parang iaangat niya lang yung response mo, okay? Bibigyan niya lang ng gain, okay? So parang tataas lang siya, gain factor lang siya. Okay? Pero hindi niya babaguhin yung mga characteristics o yung mga specifications niya like peak time, rise time and others. Okay. So, kung halimbawa, ito siya. Okay, yan yung response niya without zero. Yung response niya with zero, same shape. Okay, pero mas mataas lang ng konti. Okay, pero yung mga time specifications niya pareho lang. Okay.
So it seems like ang epekto ng zero kung malayo siya dun sa ano, kung malayo siya dun sa complex poles natin. Okay, hindi niya exactly babaguhin yung mga time ano, mga time specifications natin, pero itataas niya ng konti yung ating response. Okay. So that could also be ano, that could also be obtained by ano, by analyzing yung ano niyo this way, or by analyzing the output this way. So kung originally yung response nyo is simply G, G times R, okay, equals C. Okay, kung si G ninyo magkakaroon ng ano, ng zero, kasi nung una walang zero yan eh. So ngayon lalagyan natin zero na S plus A halimbawa. So may mamumultiply din kay C na S plus A, which can be expressed as S times C tapos A times C. Okay, so itong A times C, yung C nyo is yung the original response without zero. Okay, so yung A times C, A times C, okay, is basically yung response nyo na nakascale by A. Okay, tapos ito is actually the derivative of the response. Okay, so mag-a-add yung nakascale na A at saka yung derivative ng response. Okay, now here are, ito yung mga magiging observations natin. If A or the negative of 0 is very large, okay, so the Laplace transform of the response is approximately ACS. So kung malaki yung A, yung epekto nitong part na to is negligible. Okay, so basically yung ito na sinasabi ko kanina, yung magiging response nyo is basically just a scaled version nung ano, nung response without zero. Okay, pero yung peak time, percent overshoot, rise time, tsaka settling time, hindi mababago yan. Okay, now if A is not very large, okay, if A is not very large, hindi natin maneneglect ito. Okay, hindi natin maneneglect itong part na to. Okay, so now as A becomes smaller, the derivative term contributes more to the response and has a greater effect. So habang lumalapit ngayon yung A niyo dun sa complex ano niyo, sa complex poles niyo. Okay. Nagkakaroon ng epekto tong ano, itong derivative term na to. Okay. Now for step responses, the derivative is typically positive at the start of the step response. Thus, for small values of A, we can expect more overshoot in the second order system because the derivative term would be additive around the first overshoot. So medyo maapektuhan niya. Okay, yung step response natin kapag ka malapit si A dun sa natin. Pero still nasa ano pa rin tayo, nasa negative, nasa left half plane pa rin tayo. Okay. So ayun. So kapag nasa left half plane yung pinag-uusapan nating zero, kung malayo siya sa complex poles, okay, negligible yung epekto niya. At nagiging ang epekto lang niya is to actually be a gain factor dun sa ating response without zero. Okay, itataas niya lang yung response niyo by a certain factor, actually by A. Okay, yun lang yung gagawin niya. Okay, now kapag ka medyo medyo malapit si A dun sa ano natin, dun sa ating complex poles natin, dyan maapektuhan niya to lahat. Okay, so medyo mababago niya, hindi lang basta scaling, pero mababago niya rin kung nasan yung peak time, mababago niya rin yung rise time. Okay, at mababago niya rin yung ano, percent overshoot. Mababago niya rin yung settling time. Okay, kung malapit yung A. Now, kapag naman ang A ninyo ay nasa right half plane, okay, which is okay lang din naman kasi zero naman siya. Pero kapag nasa right half plane siya, okay, yung derivative ninyo would actually have a sign that is opposite dun sa ano natin, dun sa scaled response natin. Okay, kasi magiging ano yan eh. Instead na S plus A, magiging S minus A yan. Okay, tandaan nyo, yung 0 ninyo nasa right half plane. So, S minus A yung ano natin. Magiging S minus A yung factor para doon. Okay. So, yung S ninyo, okay, yung SC ninyo, okay, yung derivative, okay, nung response ninyo, ay may opposite sign dun sa ating, ano, dun sa ating scaled response. Now, depending kung sino mas malaki dyan at kung sino mas magdo-dominate, possible na, for example, kung masyadong malaki to, baka ito yung mag-dominate kesa dito. Okay? So, kapag ka ganun,
Yung response nyo, okay, magsisimula siya sa negative. Okay, or pwede siya, I mean, pwede siya matapos sa negative. Okay, so ibig sabihin, parang kung ito yung step mo, step response, step input mo, pwedeng matapos yung final value nung ano mo, pwedeng nasa negative part. Okay. So, positive yung input mo, pero negative yung output mo. Okay. Pero kapag naman ito, mas malaki ito kaysa dito. Okay. It is possible na mag-dominate ito. Okay. Mag-dominate naman ito later on. Okay. So, magkakaroon ka ng response katulad ito. Okay. Initially, negative siya. Okay. Pero later on, magiging positive din siya. Okay. Possible naman yun. Okay. So, depende kung alin yung mas malaki dun sa SE tsaka sa A. Okay. Pero in both cases, okay, in both cases, yung system mo is said to exhibit non-minimum phase behavior. Okay. It means na yung output mo has a different phase. Okay. Or went to a different phase kesa dun sa input mo. Kumbaga, kung yung input mo ay positive, there is a point na yung output mo nag-negative. Okay. Ganito ang ibig sabihin yan. Halimbawa, sa case na to, nung figure na to, kung halimbawa ito ay ano, ito ay aeroplano at yan ay response ng roll rate, okay, ng aeroplano. So, ito yung pakpak ng aeroplano nyo, kunwari. Okay. Kung ang ginawa mo dyan is kinuman mo sana si aeroplano mo na mag-roll ng, sabi natin, 45 degrees. Okay. Pero bago siya mag-roll ng 45 degrees, bababa muna siya. Okay. Ito yung ito yun. Tap, ito yung part na yan. Hanggang sa babawi siya. Okay. Tapos tsaka lang siya mag-roll ng 45 degrees. Okay. Ganun yung mangyayari sa kanya. Okay. So it yung yun yung system niyo kapag meron siya non-minimum phase behavior. Eh di mas lalo na ito. Ibig sabihin nun, kung halimbawa kinuman mo yung aeroplano mo na mag-roll ng 45 degrees, instead na mag-roll siya ng 45 degrees, sa baliktad siya nagpunta. Ito siya nagsettle. Okay. So, yun yung ano, yun yung ibig sabihin ng non-minimum phase behavior sa system. Okay. So, there are times na medyo ano, na although there are times na medyo advantageous sa atin yung pagkakaroon ng non-minimum phase behavior ng system niyo. Pero meron din namang hindi. Obviously, halimbawa sa aeroplano, hindi nyo gusto mangyari ito. Na kinuman mo siya na mag 45 degrees, pero instead na mag 45 degrees siya, dito siya napunta. Okay, so medyo hindi magandang ano yan, hindi magandang behavior. Ito okay lang ito. Yung mag-negative muna siya, tapos saka siya pupunta doon sa 45 degrees. Okay lang yan. Okay, pero dun sa ano, dun sa case na ganito, madalas ito, hindi to okay. Itong behavior na to, hindi to okay. Pero nangyayari yan. Okay, especially kung yung system mo ay ill-designed. Na nagkaroon siya ng zero dun sa right half plane. Okay. So, that is why pag mag-design tayo ng mga systems, medyo careful tayo dun sa mga location ng poles at saka zeros natin. Okay. So, ayun. Now, let's try to work on ano, on example 3.18. Okay. Pero yung ano, yung solution nito, basically, I would like you to ano, to refer to Nice's book. Okay, hindi ko siya sa-solve na mano-mano. Okay. Ang kailangan lang naman natin sa kanya is makuha natin yung transfer function niya. Okay, so, ito yun. So, meron siya dito. Okay. So, diniribe niya yung transfer function na ito. Okay, ito yung naging transfer function na diniribe niya. Para dun sa circuit na yun. So, I would like you to, ano, to study this part. Okay. Para mas magkaroon tayo ng profound knowledge sa pag-ano, sa pag-analyze ng op-amps. Okay. Nandiyan naman na yung details. Medyo kulang lang siya ng konti ng details. Pero tingnan nyo kung saan nyo kukunin yung, ano, yung mga kulang na details. Okay. So, algebra lang naman yan. Yung part na yan. Now, if we let R1 equals R2. Okay. Tapos yung R3 natin, R3C natin is 110. Makakunin yung transfer function nyo na ganito. Okay. So, if you actually solve for the ano, the step input, okay, so mag-arrive tayo sa ganitong ano, ganitong expression, okay.
So, in which we can consider na yung response niya. Okay. Yung response ng system ninyo sa poll na to. Okay. So, dun sa 1 over s plus 10 is yung original na response ng system nyo without 0. Okay. So, ito yun. Okay. So, yung step response niya dun sa ano na without 0. Okay. Now, kung itutuloy natin yung pag-i-inverse nito, makukuha natin itong part na to. Okay. In which, ang magiging response niya is this one. Ito. Okay. So, pag plinat nyo ngayon yan, itong response na to. Okay. Ito yung lalabas. Okay. So, take note na nagsimula sa negative yung ano nyo. Nagsimula sa negative yung response ninyo. Tapos nagpunta siyang positive. Okay. So, nag-exhibit siya ng non-minimum phase behavior. Okay. So, dahil nagsimula siya sa negative, pero sinundan din naman niya yung output. Okay. Now, taking a good look dun sa response ng system nyo without zero, okay, ito. And then, i-scale natin siya by 10 or by negative 10. So, ito siya. Okay. So, makikita nyo na pareho siya ng forma. Okay. Naka-scale lang talaga siya by a certain factor. So, yung 10, yun yung 0. Okay, yun yung 0 niya. Okay. So, ayun. So, in general, yung mga systems niyo na having this kind of transfer function, something like S minus A over S plus A, okay, would actually be a first order system na mag-exhibit ng non-minimum phase behavior. Okay. So, ang ina-expect nating output niya sa kanya is a first order response, pero magsisimula muna siya sa negative. Okay. Then pupunta siya dun sa ano niyo, sa command niyo. Magsisettle din siya dun sa desired output niyo. Okay. So, yun yung example 3.18. Okay, so ayan. Now, we finally discussed the concept of pole zero cancellation. Okay, kung meron kayong 3-pole system na may zero, okay, pagsamahin natin siya, may 3-pole system kaya tapos may zero. It is possible na yung zero ninyo ay sobrang lapit sa pole. Hindi naman exactly equal, pero sobrang lapit. Okay, kung malapit yung zero tsaka yung pole na yan, pwede nyo actually tanggalin yung factor na yan. And thereby, magkakaroon kayo ng second order response. Okay. Ang itsura niyan sa ano? Ang itsura niyan sa pole zero map is, halimbawa, ito yung zero, ito yung pole ninyo at a certain location. Tapos, ito yung zero ninyo. So, magkalapit na magkalapit siya. So, pagka yan ay sufficiently close enough. Okay. Yung epekto ng pole at saka ng zero na yan, pwedeng mag-cancel out. Okay. So, yung idea na yan, gagamitin natin yan later on sa mga design. Okay, so if you actually read on example 3.19, makikita nyo na in between A at saka B, okay, yung response na pwede nyo gamitin ng pole zero cancellation is itong B. Kasi makikita nyo, itong 0 niya at 4 is napakalapit sa 4.01. Ito yung itsura nun. Yun. Okay, kumpara nyo dito sa A, sa pole zero map ng A. So, malayo siya masyado. Ito, malapit siya masyado. So, pwede nyong tanggalin yung epekto niyan. So, pag nakita nyo ngayon yung ano, pag plinat nyo ngayon yung ano niyan, pag plinat nyo yung response niyan, yung step response niyan, makikita nyo na parehong-pareho siya dun sa kung second order lang siya. Ayan, sa sobrang pagkakapareho niya, nagpatong yung waveform nila. Ayan. Makikita nyo yung kulay dilaw sa ilalim. Ayun o. Okay. So, ayun. So, that is pole zero cancellation. Pole zero cancellation happens when one of your zero is very close to one of the poles. Okay.
So what happens is that the effects of the of that zero and that pole cancels out. Okay. So therefore we can do some ano, we can do some reduction. Okay. So ayun. So example 3.8 it would actually be a very easy example to work with. So makikita naman natin dito na obviously for ano for a second order system, okay, or for the transfer function G2, pwede tayong magkaroon ng second order approximation. Okay. I think this is ano, this is C2. Hindi to G2. I think this is C2. And this is C1. And this is not transfer function. These are responses. Okay. Kasi merong S eh. O, ah, hindi, tama. G yan. Ang mali lang pala. Tas transfer function yan. Ang mali pala ito. Wala tong S. Ayan. Wala palang S yun. Okay. So, ayan yung mas tama. Okay. So, obviously, between A at saka B, mas valid yung second order approximation ng G2. Okay. Dahil, makakancel nyo yung ito at saka ito. Due to pole 0 cancellation. Kasi masyadong malapit yung 7 na 0 sa 6.9 na pole. Okay. So, that's how your ano pole 0 cancellation works. Okay. So, that ends yung ano yung topic natin on ano on time response. Okay. So, actually, may additional reading pa sana kayo in which I would be asking you to learn yung mga ano yung mga effects of nonlinearities upon time response. Okay. So this is something na mas may explore natin sa laboratory in your next experiments sa activity 6 siguro or 7. Okay. Pero I want you to read na about this. Anyway, nasa assignment niyo, nasa homework niyo to. Okay, so I would like you to introduce yourself kung ano yung mga nonlinearities that are present in ano in systems, especially in motors. Okay, so tatlo yata yung binanggit dito, saturation, backlash, at saka dead zone. Okay, so ayan, yun yung ano, kung ano yung ginagawa ng tatlo na yun sa ating response. Okay, pero this yung epekto niyan would actually be explored more sa ano sa laboratory using simulation. Okay. So ayun, that really concludes the lesson that of our ano of our time response. So I hope na ano, I hope na bukod sa pagkuha ng mga specifications ng ano ng system, okay, naintindihan din natin kung ano yung epekto pa ng additional poles and zeros kasi lahat 'yan pagsasama-samahin natin kapag ka nag-design na tayo. Okay, especially later on. Tandaan niyo na ang ide-design nating system or ang system that we will work out on or we will work out with is yung ano, mga system na complex. So meron diyan mga maraming poles at saka maraming zeros. So pero ang gagawin natin is i-boil down natin yung analysis sa second order approximation. Okay, so ayan.